Opo, sir. Wala kang commitment sa time as long as ano yun. Yun yung gusto ko sa freelancing. Yung kasi may baby ako, sir. Tapos may dami kong ganap sa buhay. Pero na kaya naman. Kaya naman kung ano na. Ang minimum charge ko naman sa landing page as nasa 15,000 lang. In this video, I want to share you guys another success story from one of my students. So right now, she's into creating a landing page, kumaga a landing page builder, a non-voice job. So this is also a nice kids to learn kasi last yung competition dito. But before talaga, sa local job niya, she worked at a printing press as a photo editor. So marunong talaga siyang gumamit ng Photoshop to edit a photo. So after she completed the VA program, she became a social media VA, working with two clients, guys. And she's earning, guys, $4 per hour sa isang client niya. Di ba? Napakalaki na nun. And so without further ado, let's welcome Charlene. Charlene, kumusta? And welcome dito sa channel natin. Kumusta? Ayan, kumusta, Charlene? Mabuti naman po. Ayan. Thank you. Hello, guys. Thank you. Now, salamat, sir, sa... And for inviting me here. You're welcome. Now, the reason why I invited Charlene kasi for a call because we want to show you guys, we want to share with you, whatever job meron ka before sa local experience mo, pwede ka pa din mag-work from home as long as napili mo yung niche or skill na gusto mo, alam mo yung ginagawa mo at madiskarte ka because working from home kasi as a VA, hindi kailangan na sobrang talino mo. May degree ka. Even high school graduate ka lang, pwede ka, yes, maging virtual assistant. Now, Charlene, sa work mo before na social media, VA, ano yung mga tasks na binigay ni client? Before kasi, actually, yung as virtual assistant, parang general yung binibigay na task ni client. Nag-manage ako ng project management, ganun, sa ClickUp, and then social media, lahat ng sa group niya, posting and scheduling din sa mga content, and then pagka may papagawa siya sa mga workbook, then yun, ginagawa ko din. So, lahat, overall task na nakakatulong kay client sa business niya, as a VA. So, ano yung mga social media site or platform na ginamit niya para sa business niya? Ang ginamit lang ni client is actually yung Facebook group niya. And then kasi may kasama akong yung siya naman ang nagmamanage ng Instagram. So parang dalawa kayo. Yes. So ano yung... Yung client ko is she's a life coach. Niching down into, I specifically into hypnosis, life, divorce, life coach, divorce, and then hypnosis coach siya. Okay, so coaching siya, no? Saan siya naka-base na country? California. Okay. Normally kasi guys, ang state ng California sa US is medyo nandun yung mga rich, mga businessmen, mga entrepreneurs. Uh-uh. So magkano yung salary offer niya? At first, for 5 months. So I started as $3 per hour. So I work 4 hours a day. Yun. And then Monday to Friday lang, walang Saturday, Sunday, so yun. And then eventually, kasi tumagal din ako sa kanya mahigit isang taon, so he increases me naman. And then along the way naman na habang nag-work ako sa kanya, she has a friend na nirefer ako sa friend nirefer niya. Actually guys, ito talaga yung scenario na working from home as a VA. Once maganda yung output mo kay client, yung services na binigay mo, tendency guys, yes, i-refer ka sa ibang tao once tapos ka na sa kanya. So that's the good thing about being a professional virtual assistant talaga, especially once into, kumaga maganda yung services na binibigay mo sa client mo. That's also nice, yung good thing pa, yung ni-refer niya sa akin na client, galante siya, medyo from $3 nagiging 4 tapos 5 agad yun. Wow, so $5. Masaya ako dun sa Sa walang GPH ba? Sa
First kasi mahina kasi yung loob ko talaga at first kahit marami akong skill, pero yung gusto ko lang talaga matutunan yung paano yung online job, paano magpapasok sa mundo ng work from home, yun ganun. So nag-apply ako sa isang platform which is Acadium. Mentorship program. So, I work for free for 3 months talaga sa kanya. Then, doon ko natutunan lahat ng skill na itinuro niya sa akin. And then, yun, naging pagkatapos ng contract namin, kinuha niya ako as VA. Parang ganun. So, walang bayad yun siya? Oo, for free. Yun kasi yung tawag, guys, no? Ghost VA yung tawag sa mga ganun. Kumbaga, you offer your services in exchange for experience and certificate. Yes. So, as para at saka testimonials. May mga kakilala ko niyan sa city namin na ganun yung ginagawa, especially once wala pa talagang experience. So, gusto nila may ma-attach by the experience sa resume nila. Plus sila sa isang client or sa isang tao or ng mga Filipino VA, and then nag-offer sila ng free services in return for the experiences. Ayan. So, anong ginawa mo for sa sahod mo? Nung first salary VA sahod mo? Ako, kasi first salary VA ko, kasi I'm a Christian kasi eh. So, I bring back talaga all the glory. So, ganun. Yun talaga yung first na ano ko, kasi yun yung pinaka ano ko. And then, after nung mga ilang ano na, I invested it sa isang parang course. Kasi ganun naman, kung gusto mong mag-grow talaga, invest in your learning talaga. And then ang struggle ko kasi yung work from home ko is para sa akin kasi pagka may fixed time ka, parang hindi ko kasi may baby ako, tapos may business kami, so hindi ko so kailangan kong naghanap ako ng paraan nag-work pa rin ako na nasa bahay lang, pero yung hindi siya naka-fix schedule. Ganun din ako before, guys, no? Nag-invest isang training. Now, just to ask, during the interview, normally, ano yung mga tinatanong ng client? Kasi yung sa akin, yung naalala ko pa ba? So, yung usually na ni client, state your kung taga saan ka, yung ganun. Tapos, do you have experience on this? Ganito, ganyan. So, ganun. Ganun lang yung natatandaan ko eh. Pero pag ang maganda din sa ang maganda din on referral, parang yung client may trust na kasi ni-refer siya ng friend niya, parang gano'n. So, okay na basta as long as nagagawa mo yung task na pinapagawa niya, parang gano'n. So, nandun na yung trust, no? And may kakilala ko na ganyan din, guys, no? Bookkeeper siya, guys. And then, yung mga client niya, okay, sa services na offer niya, yung mga referral ng ibang naging clients niya before. So, guys, at baka makalimutan ko, since dito sa channel natin, namimigay tayo ng free training, since QuickBooks Bookkeeping, kasi yung upcoming training natin. So, congratulations to, check natin, guys. Ito, si Celine Pabs. Okay, yung YouTube name niya. Ako yung Celine Pabs. Ikaw yung top viewer natin. So, sa mga videos ko kasi, ito yung mga comments niya. Matry nga ito na site. Ayan. I will definitely try those apps. Ito pa. Interesting din itong niche or skill na to. God bless po. And may isa pa siyang comment dito. Now ko lang nalaman to. Sana maka-work din. Thanks for sharing itong video. So, ayun. Congratulations, Celine Pabs, no? So, I will send you a message or a reply dun sa mga comments mo para maka-join ka sa QuickBooks training natin for free. So, madami po tayong ibibigay na free training, guys. So, we have lead generation workshop, LinkedIn profile optimization, and of course, VA skills training. So, comment on all my videos at baka ikaw na yung top viewer natin. So, since, guys, no, napagtanto ko din kasi may mga upcoming training kami, Charlene, okay, sa IFF kasi. So, eto, may mga comments dito, guys, sa mga videos ko na, ayan, so, ibibigay natin yung slot, no? Yung free training sa kanila. So, eto si, Emmanuel Evina. Eto yung mga comments niya. Wow, helpful po.
Spotify. Sir, pwede po ba magpa-check ng LinkedIn profile po? Ayan, nice, thanks for the information. Target ko sana. Pero need po talaga mag-aral na marami pa. May laban para once, ano to, marami pa para may laban para nag-apply na dyan. Para pang malakasan kasi ito yung comment niya kasi sa isang video call. So, ito si Emmanuel Evina kasi guys, gusto niya ipa-check yung LinkedIn profile niya. So, since meron tayong training for LinkedIn profile optimization next week, so you can join, sir, for free. And also, guys, ito yung maganda, no? Ito yung training ni Charlene before sa amin, no? So, ito, may comment dito, si, ano, yung YouTube name niya is, ano, Noliver Enrijo. Ito yung mga comments niya, guys, sa videos ko. Ang galing naman, sir. God bless you po. Sir, sana po ako mapili. Sir, good day po. Pa-tutor naman po as a VA. Newbie lang po. Ito, Bisayang VA, lead generation. Lead researcher po ako, idol. Natuto din po ako dito sa YouTube sa panonood. Ano, marunong din po ako, idol. Pero di ko alam ano yung step para makaumpisa as VA. So, congratulations to Sir Noliver. Ikaw yung napili ko, sir, no, to enroll sa course namin na VA Skills Training for free. Actually, guys, yung VA training natin includes yung mga topics and discussion, social media, Google products and services, lead generation, online bookkeeping, meron din tayong perhaps ano, CRM, meron ng CRM course doon, email automation, napaka-cover letter as well resume. So parang napaka the best yung siya na ano talaga, all na program, yes, para sa mga newbie. And yan yung na-enroll mo before, Charlene. So ito, ibibigay natin sa isang, parang nangangailangan to ng tulong eh, no? To start maging VA. So, and also guys, Charlene, ito din, no? May nag-comment kasi before sa isang video ko. So ito yung comment niya, ito, yung name niya sa YouTube is Koyz, no? Bisayang VA, yung skill niya daw is graphic designer, tsaka video editing. Or ano ba to, graphic designer siya before / video editor. Still applying pa rin po. Ayun. Nag-ask kasi ako sa kanya, guys, no, ng mga samples ng mga video na na-edit niya before, as well yung mga photo na na-edit niya before. So eto, si Koyz, bibigyan natin siya ng one-on-one session, kumbaga 1 hour chat, guys, to polish yung resume niya, as well kung paano mag-create ng magandang portfolio. Ayun. So congratulations sa mga winners natin. Ayun. So para makasali, ayan, para makasali sa free training natin, so just read the pinned comment below this video. Going back sa'yo, Charlene, di ba you're into, ano na ngayon eh, creating a lead, landing page. So saan ka natuto ng landing page? Meron ako kasing ano, ano ba ako nag-start? Kasi nung meron kasing kaming group dito sa amin na kung saan, ano, mga group of freelancer din. Kasi gusto ko talagang mag-freelancer kasi nga, may issue ako sa time. Kumbaga, pawala akong time na mag-fix na, ano, kung hindi ko kaya yung fixed hour na working. So, ganun. So, sumasali ako sa mga groups ng mga, ano, dito sa amin. So, meron isang, ano, mentor na kung saan yun, naghahanap siya ng website pa yun eh, website ano, mentee. So yun, nagtry ako. So since na into ano naman ako, into graphic design, so alam ko mag-design. So ang ano ko lang is paano ko papasukin, nandun na ako sa isang builder. So yun, so inaral ko yun, nagano. Hanggang sa into niche, nagano na ako. So nagano ako into landing page lang talaga. Oh, the best thing about creating a landing page kasi kung ito yung skill mo, guys, okay, landing page builder, kumbaga non-voice, no, yung task. Mm-mm. Kasi you need, yes, di ba, magde-design ka lang ng landing page. And may mga site kasi, Charlene, kung saan po pwede mo i-offer yung landing page na design na na-create mo, di ba? Market mo lang. Market mo lang. Anong tools yung ginagamit mo to create a landing page? Usually, ano sir, WordPress, and then Swipe Pages, and then ClickFunnels, yun. So marunong ka nun.
Oo, yun yung pinaral ko talaga. Oh, alam mo lang is mga yung mga minor na tools, pero ngayon alam mo na yung mga major na tools na. Ayan, so kaya sir, ang laki ang ano, laki ng tulong ng inano mo sa akin yung doon ako natutulog. Parang training na kasi nagagamit siya sa freelancing, how to optimize your LinkedIn, yung active campaign, yung email automation, yung ganun. Naaano yun eh. Mayroon kang knowledge doon na si-share mo sa client kung paano gagawin. Parang kumbaga nakatulong talaga sa iyo yung training namin before. So thank you so much din no, kasi nag-enroll ka, nag-trust ka sa training namin. So ayan, congratulations sa bago mong skill or niche na pinasok. Now, eto guys no, additional information lang pertaining to social media kasi yung topic natin kanina all about social media. So we have etong mga words kasi, mga terminologies or mga different types of mga social media skills or services, no? We have itong word na social media management, social media marketing, social media moderator, and social media buyer. So, ano yung pinagkaiba nitong apat na to? Okay, so, social media management, guys, is all about to manage, okay, the social media pages ni client. Okay, to build brand awareness, to create an online presence sa company niya. So, by using mga social media sites. So, if your task kasi is social media management, it involves, guys, the process of creating a content, by publishing content, analyzing the content that you post, as well, one of your tasks is also to engage with users, no, to reply to the comments, and take action dun sa mga inquiries and concerns na nareceive nung inbox ng page. So, ito naman, social media marketing, additional knowledge lang to sa atin, sa mga viewers natin, all about social media. Social media marketing naman guys, of course, it involves talaga the two types of social media marketing, which are yung organic marketing and paid marketing. So when we talk about paid marketing, running an sponsored ad on Facebook or LinkedIn is paid marketing. Okay, so if your task is social media marketing, you need to use organic and paid marketing talaga to market a company's products or services to get result and have sales. Now, ano naman tong social media moderator? Okay, eto naman, your job is to monitor each post that was uploaded on social media platform and decide whether it requires a response or not. So basically kasi, your task here guys is to check new uploads, engage with the community, as well response to inquiries and provide customer support. No? Now, last one guys, etong word na to, pag sinabi naman nating social media buyer, no? Medyo ano kasi to na word, kumbaga bihira lang natin nababasa or naririnig, no? Sometimes kasi etong word na to, social media buyer, nababasa natin somehow, no, sa loob ni Facebook or sa isang blog sa loob ng Google. So, kumbaga, you're pag one social media buyer ka guys, you're the one who decide, create, manage at check the analytics when running an ads. So, kumbaga, sa social media moderator kasi, you're into social media management. So, dito sa social media buyer, you're into social media marketing. So, kumbaga, ikaw yung brain ni client once nag-run kayo ng ads. You're the one who will create, run, and analyze the ads. Ano bang campaigns yung gagamitin, no? Pertaining to ad creative, sa'yo yung planning. So, ito yung mahirap one social media buyer ka, pero kaya naman. So, kumbaga, you're the one who will give input as well, no, to client about how to create and run a good ads to increase the revenue. So, medyo mahirap talaga to na services if you're into social media, itong magiging social media buyer. Now, Charlene, may ano ka ba, no, kung saan pa pwede mag-apply as newbie? Ano yung hiring platforms sa pwede for newbies? Saan sila pwedeng mag-apply? As a newbie, for me kasi, mas friendly yung online job PH. Exactly. Kasi mabilis lang ka rin, mag-ano ka lang ng yung update mo lang yung optimize mo lang yung ano mo, yung profile. Profile account, and then, mas mabilis kang makapasok sa online job PH. And then, meron din iba, yung Upwork naman,
good ano din naman yun para maghanap ng client as a new. Then yung freelancers, yun. Yun lang, I think yun lang yung naanuhan ko sa ngayon. Uso, eh. So, tinatambayan ko. So, para makakaha. I believe ang Online Job PH is my parang app sa cellphone. Meron na ba? Yeah. Meron na? Parang meron na siya. So, pwede mo siya i-download para updated ka sa mga hiring job offers sa loob. And, Shailene, any tips kung paano maging VA? Okay, para sa mga newbies. Ayun, kasi ang ano ko lang is ano, always give value talaga. Kahit bago ka pa lang, be honest to your client na eto client hindi ko pa to na try, pero I tried my best na gagawin at maka-give ng output sa iyo ng ano, parang ganoon. Tapos be honest ka lang talaga, and then basta yun lang yung ginawa ko. Tapos ano din, courage lang din para ipursue mo yun na kaya mo yun na gawin, yung pinapagawa ni client. Parang ganun. Tapos ano din, ako nanonood lang din kasi ako. Basta best friend mo lagi si Google at saka si YouTube. Exactly. Tama. Yun lang yung ginagawa ko. Yun lang din. Tapos tanong din sa mga mentor. Yung sa akin naman guys, no? Kasi nga, tama din si Shailene. So, actually, before talaga, nung pinasok itong pagiging VA, ayan, watching video sa YouTube, nag-search sa Google, kung ano yung mga ano, skill or niche na po pwede sa akin. As well, guys, ay nga, nabanggit ni Shailene a while ago na parang may isang community sa place nila or city nila na nag-offer ng ganong training or workshop. I believe parang ganon yung sinabi niya. Okay. So, pwede kang mag-communicate dun, guys. So, pwede kang mag-engage. And dito naman sa amin kasi, normally sa Davao City kasi guys, no, parang yung PESO or DTI, nag-offer ng online jobs training about how to become a freelancer, a virtual assistant. So, pwede kayong mag-ask ng info about doon sa local DTI or sa PESO nyo. Okay. And dito naman sa amin kasi, may group din kami guys dito sa city namin, no? Kumbaga mga business freelancer kami, mga VA kami. So, ayun, nagko-communicate kami from time to time. May mga scenario guys sa mga instances na itong tools na to na hindi ko alam. So, ayun, pwede ko mag-ask din sa kaibigan ko na marunong gumamit, di ba? As help talaga sa mga ano, sa mga mentor, sa mga nagtuturo ng na. Oo. Yun lang. And then minsan kasi guys, so na-stress tayo eh, no? Yung nasa bahay ka lang. So, make sure lang may mga kakilala ka, nagko-communicate kayo para hindi mo ma-feel yung stress mas. Kasi minsan kasi may mga hectic client tayo, di ba? Mga demanding clients. Hindi siya maiiwasan guys, no? So, medyo na-stress ka na, pagod ka na. So, ayun, communicate with others, makipag-usap para mawala yung stress. As well, don't forget guys, yung offline activities mo nga, like going to church, ayun, diba? Gusto mo mag-take ng break, pumunta sa beach para mag-relax. Ewan ko sa gusto mag-coffee kasi sa coffee shop. Hindi din madali. Especially guys, na yung ano mo, yung oras mo pang gabi, no, US time, ayun, so ikaw lang yung ano, gising. Okay, sa area nyo, ikaw lang yung ano, naka hanggat umaga naka-turn on yung ano, ilaw ng bahay. Ayan. So, saan ka may client ka na ba ngayon, Shailene? Being a landing page builder? Yes, meron akong isang client na coach siya, course creator siya. Mm-hmm. Sir, and then recently lang nakakakuha ako ng client as a freelancer. Previous client ko na rin siya. Kasi I'm into bago ako nag landing page, I'm into ebook designer kasi. Oh. And then yun, merong ano, so I think nakuha ko yung project is $750. Yun, wow. Yung sa isang ebook, and I work it for 2 weeks lang. Wow. Yun, ganun. Malaki nun. Any ano hard message sa mga newbies? Ayun, sa mga newbies, always ano, ito lang, keep on learning, and then trust yourself, then trust God na whatever, kung ano ba yung design yung na ano mo, kaya niyo yan. Kumbaga pa, ang sa umpisa lang naman kasi talaga mahirap, pero kung strong yung
kung strong yung ano mo, perseverance mo, malalampasan mo yan madali na lang along the way. Tapos keep on learning then. Keep exactly. on growing. Yes. Tama yung thoughts mo, no? Ayan, so thank you so much, Charlene, for sharing your success dito sa channel natin, Design VA. And I hope you will have more clients and God bless you more. Thank you, sir. Thank you for having me here and God bless din sa inyo po. Ayan. Bye, guys. Bye.